Kasabi lang doon sa mga waiters, diretso na lang yung kape rito sa isa. Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Tapatan sa Aristocrat. Karangalan po makasama namin kayo despite the traffic, despite all the troubles in coming over, you're here with us, to our guests and to our friends from the media. Pinakamalayong pinanggalingan dito ay si Sol Bansi. So welcome Sol, and it's a pleasure na makasama rin ang ating kaibigan si Mr. Perfecto. At iba pang mga kaibigan tulad po naman ni Linggoy Alcuas na dumating na. So let me introduce the members of our panel this morning. This will be a very interesting topic. By the way, belated happy birthday, Mr. Linggoy Alcuas. He celebrated his 65th birthday. So, happy birthday. Kasama ko po si Ginoong Arnaldo Arcadio. Siya po ay nasa dulong kaliwa. Siya po ay mula sa Catholic Relief Services. Siya po ang ipinadala ni Ginoong Joe Curry. Si Mr. Arnaldo Arcadio po ang nagtatrabaho sa CRS since 2010 bilang Program Manager for Emergencies. Siya po ay naglingkod rin sa CFSI at naging consultant din ng UNICEF. Siya po ang nangangasiwa sa pagtugon ng CRS ng Catholic Relief Services sa mga bagyong Juan, Sendong at Pablo, among others. Si Father Edu Gariguez po ang Executive Secretary ng CBCP, Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace. Kasama rin po natin si Ginoong si Director Resty Macuto. Siya po ang isang Director 3, siya ang Disaster Risk Reduction and Response Office Chief sa DSWD. At narito rin sa aking kaliwa si Ginoong Sonny Africa mula sa IBON Foundation. Ano ang katuturan ng ating pagtitipon ngayon? Alam po ninyo, maraming sinasabi na maganda ang takbo ng ekonomiya. Ang nakatutuwa po ay dito sa pagtakbo, sa gandang ito ng ekonomiya, may iba't ibang interpretasyon. Ayon po kay Bangko Sentral Governor Amando Tetangko Jr., sa kanyang talumpati sa International Monetary Fund for the Philippines, no? Nabanggit niya na yung resilience ng ekonomiya ay dahilan sa solid macroeconomic fundamentals, kabilang yung mababa at matatag na inflation environment, strong external position, sound and stable banking system, and healthy fiscal position. Yan po ang sabi ng gobernador ng Bangko Sentral. Subalit, ayon din po naman sa pinakahuling informasyon, ito po ay mula rin naman sa iba pang ahensya. Ayon po sa Bloomberg, samantalang yung investment growth ay maayos sa mga bansang Indonesia, Thailand at Malaysia, yung paggastos ng Pilipino at resilient o matatag at matibay na remittances ang nakapagpalutang sa ekonomiya ng Pilipinas sa unang anim na buwan ng taon. Ito po'y ayon sa Bloomberg at kanilang report ito. So, sinasabi naman po ng Asian Development Bank na maganda rin ang kalakaran sapagkat meron silang pautang sa 7 proyekto on health and social protection. Yun daw pong Pilipinas ay kinakitaan ng resilience amid the global economic slowdown, at yung gross domestic product growth ay halos na doble mula Enero hanggang Setyembre ng 2012, mula doon sa same period noong 2011. Ang Asian Development Bank ay mayroong 3 pautang sa Pilipinas, nagkakahalaga ng $350 million. Isa po rito ay yung Increasing Competitiveness for Inclusive Growth Program, Subprogram 1. Yung 100 million Integrated Natural Resources and Environmental Management Program, a $300 million Market Transformation through Introduction of Energy
Efficient Electric Vehicles Project. Dito po sa datos na may kaunlaran sa Pilipinas, ayon din po sa report, sa 100 tropical cyclones na nabubuo sa buong daigdig, 2/3 ang nagiging bagyo at hurricanes. Pinakamarami po ang nakararating sa Western North Pacific Ocean, kabilang ang South China at Philippine Seas. 30% po ng mga bagyo ang natatagpuan sa lugar na ito. Ang Pilipinas ay nasa typhoon belt ng Pasipiko, dinadalaw ng 20 bagyo taon-taon, 5 sa mga ito ang malalakas. At sapagkat nasa Pacific Ring of Fire, vulnerable sa earthquakes at volcanic eruptions. Sinasabi rin po na susceptible ang Pilipinas sa tsunami, sa pagtaas ng tubig sa karagatan, pagtaas ng alon pag may bagyo, pagguho ng lupa, flood at flash floods at flooding at maging tagtuyo. Ito po ang senaryo sa Pilipinas. So, sinasabi po na mayroong magandang growth na nagaganap sa Pilipinas. Ano po kaya ang ibig sabihin ng macroeconomic fundamentals na binabanggit ni Gobernador Tetangko? Ano po ba ang tayo na ekonomiya, Ginoong Sunny Africa? Simulan muna natin sa inyo. Magandang umaga po. Isa ako sa na-traffic. 2 oras ako. Galing ano, Quezon City. Grabe. Sige po. Kamakailan nung na-announce yung ano, yung Grand Slam ng Pilipinas dun sa investment grade rating, syempre ikinatuwa na naman ng administration tapos binida nung APEC. Tingin namin, nabanggit actually ni Sir Mel yung pinaka-problema. Yung investment grade ratings, ang sinusukot lang naman doon ay yung kakayanan ng gobyerno magbayad ng utang. So dahil kaya niya magpato ng dagdag na buwis, kaya niya magtipid sa social services, ay ibig sabihin, kaya niya magbayad ng utang. So para sa amin, tama po yung sinabi, hindi nasasalbi yung tunay na kalagayan ng bansa. May tatlong mabilis na punto na po kami gusto i-highlight tungkol dun sa takbo na ekonomiya ng bansa. Unang-una, apparently hindi natututong administration dun sa karanasan na nakarang 2-3 dekada. Sinasabi nila magkakaroon silang revision ng Philippine Medium-Term Development Plan nitong fourth quarter of 2013. Sinasabi nila maglalabas sila ng mga industrial roadmaps kasama yung mga foreign chambers of commerce sa pagbuo ng mga industrial roadmaps. At sinasabi nila nagpapursue sila ng inclusive growth. Pero yung realidad, hindi natutong administration over the last 3 decades. Pareho pa rin yung mga patak na sa ekonomiyang ipapatupad na nagdulot sa pagbagsak ng manufacturing to 22% kasing late ng 1950s, pagbagsak ng ating agrikultura to 11% ng GDP, pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa, at tuloy-tuloy na pagdami ng bilyon ng OFWs to 4,900 per day last year. Tingin namin, mahalagang point number one po yan, yung sinasabing pagbabago sa economic growth economic policies for inclusive growth, wala silang binago sa pinatupad over the last 3 decades na nagdulot ng walang kapantay na unemployment and underemployment. Nearly 12 million Filipinos ang unemployed and underemployed last year. Walang kapantay na bilang ng walang ng mahirap sa ating bansa. Yung second point tingin namin na napakahalaga, may nakikinabang naman po dito sa economic growth policies. So in the same way na ikinatutuwa ng administration yung economic growth, ang nireflect niya po ay yung paglaki ng yaman ng pinakamalaking mga pamilya at ng mga pinakamalaking kumpanya. In the same period po na lumaki ang bilang ng unemployment, lumaki ang bilang ng poverty sa ating bansa, lumaki din yung net income, yung profits ng mga pinakamalaking corporation. Lumaki ng over 100 billion pesos in the last year, yung net income ng top 1,000 corporations. Lumaki yung net worth ng top 40 individuals ng over $13 billion. Tingin namin, second point po yun, napakahalaga. May nakikinabang po sa economic growth, pero unfortunately, hindi yung nakararami. Ikatla po, bigyan ko na po umanhin sa mga kasama kayo ng DSWD,
Yung flagship program po ng administration na conditional cash transfer program, bagamat ina-acknowledge natin, napakalaking tulong sa mga nakakatanggap ng mga cash benefits na yon, habang hindi na-resolve yung unang dalawang problema, yung baluktot na ekonomiya, hindi naglilikha ng trabaho. Kahit po i-extend to high school, yung CCT program as proposed in the 2014 budget, kahit po mag-graduate ng high school yung mga bata, as it is now, 3 out of 4 ng unemployed ay high school graduate, 2 out of 5 ay college graduate. Hindi porke nakapag-graduate ka ng high school ay magkakatrabaho ka. At kung wala kang trabaho, mananatili kang mahirap. Kaya tingin namin po yung flagship program na binida ni President Aquino noong isang araw lamang sa APEC at again dun sa ASEAN, hindi ito magbibigay ng tunay na pagodan sa ating bansa habang hindi ni-resolve yung mas basic na problem. Kulang ang trabaho, kulang ang kita sa ating bansa. Ilan po. Nabanggit kasi Sonny ni Secretary Baldos, nung Labor Day, there's no problem with jobs. The problem is, you can have a job all right, pero walang security. So, how does that impact on the economy? Kung may trabaho ka, pero after 5 months, tapos na yung happy to serve. Actually, case in point po yun, yung pinaka-stable na jobs ay yung mga galing talaga sa malusog na domestic industry. So yung pinakamalaking dahilan kung bakit walang stable na trabaho sa ating bansa is because yung pinagmamalaki nilang growth ng service sector to over 50% na economy. Yung service sector, kung walang base in agriculture, domestic agriculture at Philippine industry, magiging uncertain talaga yung kita na yan. Kaya tingin namin, yung sinabi po ni Sec. Baldos, pinapagtibay lang po yung problem na kulang nga yung decenteng trabaho sa ating bansa kasi hindi po dinidevelop talaga yung Philippine industry and yung Philippine agriculture. Yeah, incidentally, we also invited Secretary Alcala to join us today, but he begged off because today they have a big celebration sa Department of Agriculture because today marks World Food Day. So, araw ng pandaigdigang pagkain, kumbaga, no? Kaya lang ang problema, ilang Pilipino kaya ang kumakain sa oras? Sa DSWD po, ano po pagsusuri ninyo? Ilang po Pilipino nakakakain pa sa oras? Maganda pag-usapan yan dahil bagsakan ika ng CC yung DSWD. Okay, good morning po, Kuya Melo. Una muna, gusto ko lang tumbukin yung epekto naman ng growth ng Philippine economy doon sa ating mga natural disasters. So, ang role po ng DSWD in times of disaster ay magbibigay ng orientation doon sa ating mga local government units na naapektuhan ng mga kalamidad. So, sinisiguro po natin ang ating mga kababayan na naapektuhan ay magkaroon ng pagkain habang nandun sa evacuation centers. At yung iba naman na pinipiling doon sa mga kamag-anak at kapitbahay ay naabutan din natin ng tulong. So, because sabi nga, maganda yung ating ekonomiya, so nasisiguro natin yung pagbibigay na tuloy-tuloy doon sa ating mga kababayan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung aming budget for quick response funds every year ay 652 million. So pag naubos po yun, re-request din kami kaagad po sa national government for additional. So naibigay at natugunan naman din yung aming pagre-request. So like for example, for this year, nakapag-request na kami ng additional. Kasi tuloy-tuloy yung mga kalamidad na nangyayari. Una, meron tayong continuing relief operation doon sa Typhoon Pablo. Pangalawa, yung nagkaroon tayo ng habagat, din nagkaroon tayo ng maring, nagkaroon tayo ng labuyo, at ang pinaka-latest natin ngayon, yung sa Sambuanga, na biglaan rin yun. So natugunan din natin yung pangangailangan. At ngayon naman, yung bago naman yung sa Santi, so tuloy-tuloy po yun, yung aming mga tauhan ay tuloy-tuloy na nandun sa area. At ina-assess ko ano yung pangangailangan para mai-request natin din kaagad. So ibig sabihin noon, because maganda yung ating ekonomiya, yung mga pangangailangan ng ating mga kabayan in times of disaster ay natutugunan din natin kaagad. Director, let me just ask you a very pointed question. Why is it na mayroong mga television networks na nauuna pa sa DSWD sa pagtugon? Dahil sa pagkinausap ng mga taga Channel 7 o Channel 2, yung mga biktima, salamat Ika, kung wala kayo, wala na kami. So, nasan po ang problema nito, Director? Why is it that television stations and their foundations have that image na nauuna pa sa gobyerno to respond to the people's needs? Ganito po yun, Camilo. Yung aming mga tauhan ay laging nandoon na before pa na
karoon naglandfall na yung bagyo, like for example yung sa Santi, meron na po tayong mga pinipropositioned na goods mismo doon sa area or probinsya or munisipyo na tahatahaki ng bagyo. Ang nangyayari lang, siguro, hindi ako klarado dyan, ang aming mga tauhan na nandun sa area ay hindi naman po na-interview ng ating mga network. Taga-media. Taga-media, so tuloy-tuloy po sila na pagbibigay doon sa area. So ang nangyayari, hindi na hagip ng ating media. So siguro yung natanong na tao ng media that time na na-interview ay hindi pa naabutan. So sa amin naman, before, during the typhoon, nandun po kami at tuloy-tuloy ang aming pagbibigay ng mga kailangan ng ating mga kababayan. Okay, mabuti po at sinisiguro ninyo dahil lang sa, hindi ko lang maalaman, it's so pathetic when you get to see people saying na, mabuti narito kayong mga taga-television para bigyan kami ng ayuda. Which brings me to the point to ask, where is government here? The mere fact that you have organizations giving medical dental missions of this magnitude today in Manila at the very doorstep of Malacanang, this says something to the government. If the Iglesia ni Cristo can do it, teka muna. At yung mahihirap at dumarating, teka muna, saan nandun yung gobyerno? Yun ang isang issue dyan. But anyway, sa katulad ng CRS, ano po ang basic na kailangan ng isang taong nawala ng bahay? Sa inyo pong karanasan sa Catholic Relief Services. Okay. Magandang umaga po. Sa amin pong pag-ikot na sa mga lugar na nasalantaan, no, ang karaniwan naman talaga sa unang mga araw, unang tatlo, apat na araw hanggang isang linggo, ang madalas pong hinihingi nila ng mga tao ay pagkain talaga at tubig, sapagkat yun naman po ay basic talaga na pangangailangan. Ngunit meron din po, marami na rin po itong sa pareho po nang nangyari sa Davao Oriental, kahit po dati pa Typhoon Juan, Typhoon itong Bopa, itong Washi sa Cagayan de Oro. Ang mga tao po, minsan pag nilalapitan namin, bukod sa pagkain, ang iniiyak talaga nila ay wala silang tirahan na, nasira. So, marami pong, ang una po talagang pinararating dyan kapag kaganyan po, may mga binibigay pong mga tarpaulins para pansamantala nilang tirahan. Lamang po, ang tarpaulin po kasi, at ito po ay very temporary, ito po ay dapat hindi lumalampas ng 3 buwan. At dahan-dahan na po tayong, siguro po marami ng mga organisasyon na ngayon ang nakakuha po nung konsepto ng pagtatayo ng bahay na hiwalay na sa abot kayang presyo siguro na mga 17,000 to 21,000, pwede na pong gumawa ng isang pansamantalang bahay na tatagal naman ng 5 taon kahit papano habang naghihintay po ng permanenteng titira ng mga tao. Pero yung pong pagtatayuan itong temporary shelter na ito, baka po naman ito ay peligroso pa rin. Okay. Iyon po ang isa sa mga sa amin pong pag-ikot. Yun po ang, ito po ay nag-uusap po rito, hindi lamang po ang CRS at ang NASA po. Ngunit kausap din po namin ng iba't iba pang mga organisasyon na nagpo-provide po ng nagbibigay po nitong mga ganitong uri ng pabahay, pati po ang DSWD. Ang isa po sa napagkasunduan ay hindi po magbibigay ng materyales doon sa mga tao na doon sila titira uli, doon sa mga lugar na kung saan talagang delikado. So halimbawa po itong sa Compostela Valley at Davao Oriental, hanggat maaari po yung minimum na kung saan medyo safe sila, doon po tinatayo ang mga bahay. At marami pong pag-uusap bago po napasimulan din itong pagtatayo po ng mga temporary na mga bahay na ito. Magkano po yung bahay na naitatayong pansamantala para sa mga biktima? Opo. Sa kaso po ng halimbawa po itong Davao Oriental, sa Katiil, ito pang mga Baganga, sa ang bahay po nagawa sa coco lumber sapagkat marami pong buwal na mga puno ng niyog at nagagamit po ito bilang materyales, ang isang bahay po ay umaabot lamang ng siguro between 15 to 17,000 pesos.
at ang mga tao na po dahil meron si marami pong supply ng coco lumber, ito yung ginagamit nila pang dingding, so okay po ito. Pero sa ilang lugar po na napuntahan namin na wala pong, hindi po nangabuwal ang mga coco lumber, maaari pong umabot ng 21,000. Kung semi-permanent po yung gagawin na bahay ay abot po ng mga 35,000. So depende po sa sakuna na nangyari. Okay. Father Edu, sa karanasan ng NASA. Ay, Camelo. Sandali po, Director. Pwede magdagdag ba doon sa shelter? Sige po, Director. Ganito po yun. Ang DSWD, meron po tayong programa sa housing. So dalawang klase po yun. Meron tayong emergency shelter assistance. Ito po ang pagbibigay ng financial assistance para pambili ng housing materials para sa pag-repair ng kanilang partially damaged houses. Yun namang totally damaged houses, meron din tayong tinatawag na core shelter assistance project. Ito po yung pagpapatayo ng permanenteng bahay sa kanila. So meron pang isa na temporary muna, meron tayong tinatawag na bank houses na temporarily doon muna sila titira habang ginagawa yung ating permanent shelter. So ang cost naman po ng ating core shelter, yung pang permanente, ay as much as 70,000 po yon. Concrete po yung bahay na yon at sinisiguro natin na makasustain po siya sa malakas na hangin. So ito po yung binibigay din natin. Of course, in coordination with CRS, meron kami, meron ding Red Cross, nagbibigay din ang Red Cross ng temporary shelter. So sama-sama yung mga organisasyon na nagbibigay tulong dito sa ating mga kababayan na nawala ng bahay dahil sa kalamidad. Ala po bang Napoles Foundation dyan? Wala naman po so far kasi direkta naman din nating binibigay sa tao yung ating mga assistance para dito sa ating pabahay. Yeah, the reason I ask you that, gusto ko rin malaman kung yung bang DSWD, as far as you know, meron bang ginagawang inventaryo ng mga NGO? Dahil yung lehitimong NGO, nagre-reklamo rin. Dahil yan sa na-classify sila halos, nakatulad rin ng ibang NGOs. Yes, tama po yun, Kuya Melo. Meron tayong tinatawag na Standards Bureau ng ating department. So sila po ang namamahala sa pag-license, pag-register sa kapag-accredit ng mga NGOs. So kami po ay nagbibigay kami ng funding kung meron kaming partnership sa NGO. Sinisiguro namin na lisensyado at ano siya registered sa DSWD as Social Welfare Development Agency. Okay. Meron kasi kaming nalaman din na NGO na ang gusto itumulong pag may bagyo at may baha, pero ang sistema ay ukay-ukay. Kaya lang mas marami yung natulungan tindahan kaysa dun sa talagang naging biktima ng bagyo. Anyway, may intention naman tumulong. Pero anyway, that's another story. Father Edu, sa karanasan po ninyo sa NASA, sa CBCP, meron ba kayong nakikitang madaling o template na madaling makakabawi o makakabangon ang isang nawala ng tahanan, nawala ng tanim, nawala ng kamag-anak, namatay ang kalabaw dahil sa natural disasters? Ang tawag nga po natin doon ay emergency response dahil sa mga pagkakataong kalamidad, ang mga tao talaga ay nawawala ng kakayahan para sa sarili niya, kaya kinakailangan ng tulong emergency. At isa nga po dito yung napag-usapan na tungkol sa mga nasirang totally damaged houses. At nais ko pong kunin yung pagkakataon to na mag-ulat, yun na rin doon sa nabanggit ni RR dahil si CRS ay kapartner din po namin. Pero sa bahagi po ng NASA, gusto namin maiulat at maipagmalaki na sa bahagi ng Bagyong Pablo, tapos na po yung proyekto namin, nakapagpatayo kami ng 453 houses sa Katiil at 300 houses, units to sa Boston, 175 sa Compostela, additional 40 na galing sa Singapore naman sa Compostela din. Ang budget po namin dito ay 21.7 million. Kumpara sa budget ng gobyerno, ay napakaliit. Kaya lang po ang hinahanap namin dito, kung kami nga na bahagi ng simbahan, dapat kami supplement lang o mag-complement lang doon sa kakulangan. Ayaw namin kunin yung hindi naman kami yung gobyerno. Kami lang po yung tagadagdag, tagatulong sa hindi kaya ng gobyerno. Kaya lang nakalulungkot, kinakantyawan ko nga po si Secretary Dinky kasi hindi naman siya iba dahil galing sa NGO na magkita kami. Sabi ko, nakakapagpagawa kami ng bahay, nabagit nga ni RR, 21,000. Mas may dingding kasi yung sa amin eh. 21,000 kompleto in 3 days. Kaya namin gawin 'yan. At nagawa namin 'to. Ito po yung figure.
sabi ni Secretary din, kaya niya talaga yan sa 21,000 sa ganung kadali. Oo, kaya namin yan, NGO kami, simbahan. Pero yung yun nga, yung siguro director, yung hinihintay din sana ng mga tao, dahil nga ay mas may pondo naman ng gobyerno kung tutuusin, ay sana ay mas makita din natin yung ganung porsigidong pagtulong, lalo tigit doon sa mga nangangailangan. Pero sa bahagi naman ng pagbibigay ng relief, kita natin yung masusi talagang pagtugon ng DSWD. Pero itong sa housing, marami kami nakitang bank house, pero yung isang taon na, hindi ko alam po anong nangyayari kung ano yung kung bakit hindi yung natalilipat ng mga bahay. Ganito po yung nangyari. Ongoing po yung construction ng mga permanent shelters. Ang problema nga lang yung pag-identify ng lote. Kasi hindi na sila pwede. May mga areas na tinatawag natin na danger zones, no build zones na hindi na sila pwedeng magtayo uli doon. So ito yung ating problema, kasi yung sa aming housing project, counterpart namin ang local government, sila po ang mag-identify ng lote. Sila po ang magbigay ng lote, so kami po ang magbigay ng para sa housing. So, meron na pong na-identify ngayon, ongoing siyang construction sa Davao Oriental, saka sa Compostela Valley. So, inaantay pa rin namin yung iba pang mga areas, kasi dalawa yung klase ng housing. Merong off-site, ito yung magre-relocate tayo ng ibang lugar. Tapos yung on-site, ito yung mga dati nilang bahay na pwede silang bumalik na magtayo doon. So, ongoing po yung construction sa amin. So, hindi ko lang makuha yung bilang ko ilan na yung natapos, but sinisiguro namin na by December, meron na tayong pamilya na from the transitional house na mailipat doon sa permanent to celebrate the Christmas sa kanilang bagong bahay. Ba, magandang idea yan. Pero, sa ewan ko po, sa pagsusuri ng ating mga dalubhasang naririto, sa kada bagyo, in peso terms, parang malakas yung mikropono natin. Baka pwede natin pabawasan. In peso terms, sa kada bagyo, magkano nawawala? At the same time, ano impact nito sa projection, sa growth rates ng pamahalaan? Would anybody of you have any idea? Wala kaming Google picture. Anyway, sige. Erase muna. Yung NEDA, sana kung nandito. Sana. Kaya lang, nada. Nada. Wala sila ngayon. Kaya, next time. So, let me rephrase the question. Sinasabi na emergency relief ang kailangan, pagkain, tubig, at matutulugan, trapal. Okay. How many days will this last, yung pangangailangan na yun? Yun pong trapal, kagaya, kasi hanggat wala po silang, hindi sila makakabalik sa bahay nila na permanente, o hanggat hindi sila nakakalipat sa isang mas permanenteng bahay, ang mga tao po ay mangangailangan talaga ng simula pa po sa unang araw, mangangailangan talaga sila nitong mga emergency shelter materials, ito pong mga trapal at iba pa. Pero maximum nga po ay 3 buwan. Alam po natin na ang permanenteng shelter po, pang permanenteng bahay, sa siguro sa mga nakaraang taon, sa mga nakita po namin, kulang po ang 1 taon para makapagpagawa talaga ng isang permanenteng relocation site. Baka nga po abuti ng 2 taon. So kaya ang isa nga pong solusyon na napag-usapan po dito ng iba't ibang mga organisasyon, at na ginagawa po ng CRS at ng NASA, ay gumawa ng transitional shelter na tinatawag. Ito po ay ang pamilya po ay nakabukod na, may kanya-kanyang bahay, 17 to 21,000 ginagawa sa loob ng 3 araw. Ito po ay maaari nilang gamitin hanggang sa makahanap po sila ng permanente nilang matitirhan. Kung magpo-provide po alimbawa ang gobyerno ng permanenteng tirahan, siguro doon po muna sila sa transitional shelter hanggat wala iyon. Okay. Katulad po ng Zamboanga. Nakarating ako sa Zamboanga, at yung mga kapatid natin sa media may have also been to Zamboanga. Wala nang uuwian . Nasunog yung bahay. And we're counting about 100,000 individuals housed in so many evacuation centers. At yung kanilang grandstand at sports complex, merong 70,000 katao at tabi po sa nag-aalmusal, merong 40 portalets.
So, paano yun? Subhuman yung sitwasyon. How do we respond to this, Director? Okay, ganito po yun. Yung sa mga kababayan natin sa Sambuanga. So, I was there for 12 days sa Sambuanga mismo. Wow. Yeah, kami po nag-set up ng mga tents, yung mga lalaking tents dun sa grandstand din sinet up. Kami po ang naglagay kung saan ilagay yung portalets. So, tama po, merong portalets po doon. Pero nasa gilid po siya ng fence. So, malayo po dito sa mga sinisiguro po natin na hindi siya malapit doon sa mga tents na pinagtulugan ng ating mga kababayan. Okay. Meron naman pong in charge doon na mag-dislodge ng mga dumi doon sa every now and then. Tinitingnan po natin yun. So, nakita na po yun ng World Health Organizations na ganito. So, may mga pamamaraan na po sila kung paano ma-maintain yung sanitation and hygiene doon sa lugar. Yung tungkol naman sa ating mga kababayan na nasunog mismo yung kanilang mga bahay. So, may nai-record po kami na around 10,160. So, ano pa lang yun? Hindi pa siya sigurado na yun na yun, baka mag-increase pa to more than 10,000. So, kasi mag-conduct pa tayo ng validation. So, right now, hindi pa kami makapenetrate sa area because hindi pa tapos yung clearing operations ng ating mga AFP doon sa area. So, by October 17, yun yung tinatarget na tapos na yung clearing operation. So, our staff in the ground could now punta na doon sa area at i-validate, assist natin. How many? So, in the meantime, ang ating ginagawa ngayon, nagtayo tayo ng mga bunk houses para dito sa ating familia temporarily habang inaayos pa ng government, ng DSWD, ng DPWH, ng NHC, yung lugar or yung site na pwede nating pagtayuan ng permanent shelter. So, we have already submitted to the President the indicative rehabilitation plan for these people. So, around 3.8 billion yung ating kasama na doon yung continuing food assistance hanggang end of October. Meron tayong tinatawag na cash for work para malinis yung mga debris na naiwan doon sa kanilang mga lugar. Then meron tayong emergency shelter, meron tayong bunk house, saka yung permanent shelter lit. Plus, meron dito yung ibibigay na livelihood para dito sa ating mga kababayan. So, start na po yung inventory at assessment kung ano yung mga skills na nandun meron sila at ano yung skills na gusto para matulungan din natin with the cooperation or partnership with TESDA, DOLE, and DTI. Plus, yung ating mga international organizations like ILO, International Labor Organization, World Food Program, International Organization for Migration, UNICEF, and UNF, andun sila sa lugar, sa area ngayon, conducting the livelihood assistance at yung mga assessment pa para doon sa sanitation and hygiene ng ating mga kababayan. Okay. For the information of our friends from the media, ang mga members po ng panel mula po doon sa pinakadulo, si Ginoong Arnaldo Arcadio mula sa Catholic Relief Services, si Father Edu Gariguez ng NASA, CBCP, kasama rin po natin si Director Macuto ng DSWD, at si Sunny Africa ng IBON Foundation. We will open the floor to our friends from the media who may wish to ask questions. Let's start with the lady. Yes, madam. Nawala yata yung mikropono, please. Sige po, sige po. Go ahead. Balik na. Okay. Well said.
Director. Ay, ganito po 'yun. Sa pagtulungan po natin sa local government units, lalo na 'yung mga nasunog, mga fire victims, so dapat nga sila ang mag-control muna doon na huwag bumalik, pero hindi nga natin mapigilan 'yung ating mga kababayan kasi gusto nilang i-secure din 'yung mga pupwede pa nilang ma-salvage ng mga lugar. So siguro sa inter-agency meeting, siguro pag-uusapan namin 'yun na kasi pag ganyang sitwasyon, yung ating local government kasama na yung ating mga pulis para makordon at hindi na sila papayagang bumalik. In cases naman doon sa mga biktima nung typhoon, so talagang wala silang mababalikan. So ang ginagawa natin, nasa evacuation center yung iba at gumagawa tayo ng transitional or bunk houses temporarily habang naghahanap tayo ng relocation site na sabi nga ni Camelo, dapat ay free hazardous. Hindi na siya, good for relocation na hindi naman siya pwedeng magkaroon ulit ng panibagong kalamidad at mawawasak ulit yung bahay nila. So, yun pong ginagawa natin. Yung tungkol dito sa mga fire victims, lalo na sa urban city, so, kailangan paigtingin yung coordination with the LGO at saka police kasi ang mga tao talaga, by nature, pag nasunugan, kinabukasan, babalik agad yun kasi gustong ma-salvage ano pa yung pwede nilang makuha doon. So siguro isang magiging agenda namin yan na kung papaano natin i-operationalize na talagang huwag muna silang bumalik doon uli sa kanilang mga kanya-kanyang lugar na nasunugan. Cost-benefit ratio. O, tapos, boto pa. aside from boto. Hindi kaya magkaroon ng kailangan ng legislation sa tingin ninyo? Ganito, kasi under the local autonomy code, so, yung LGO, so, ang regional saka national government, mag-augment po tayo doon sa ating mga local government. So, yun po, in terms of disaster, like the SWD, during the relief operation, yung first 1 to 2 days, LGO ang nagpo-provide ng mga hot meals. Tapos papasok kami kasi na-exhaust na yung kanilang mga resources. So papasok ang regional saka national government. Doon naman sa rehabilitation, so sasubmit ang LGO ng rehabilitation plan nila din. Ako consolidate ng ating DSWD din. Kung kailangan ng malakihang pondo roon, sinasubmit natin sa Office of the President for approval. So yun po ang sistema kung paano tayo nagtutulungan doon sa local government unit. So yung pagdesisyon doon sa area na yun, talagang call yun ng ating local government unit. So kami, DSWD, we will augment kung ano yung mga resources na kailangan ng ating local government. Okay. We will have her one of these days. Don't you worry. Yes, please. Sige po. Paano kaya magkakaroon ng totoong labor statistics kung yung na-create na jobs ng isang government for the year, computed dun yung iisa lang yung job, apat yung nagtrabaho sa jobs na yun. Computed as for yun. Kasi kung may mga kahit hindi naman nadededak yung nawala ng trabaho pinalitan. Dahil pinag-aralan ko, ganun talaga yung mga contractual. Hindi naman nilalagay na one job for people. Nakalagay lang doon, four jobs yun. Nagaya ng Oyster Boys ni GMA na every 2 months, iba na iba. So nakalista yun as 6 jobs created for one position. Hindi nyo ba pwedeng i-specify na okay. Sol, magandang idea. Pero one of these days, we will invite NSO to explain. However, the explanation I heard from NSO, okay, Administrator Irikta, the standards they use are the standards employed by the United Nations. Kung ang isang tao nagkatrabaho, even for a limited period of time, that's considered nagkatrabaho siya. So kahit na ilang oras ka lang nagtrabaho sa isang linggo, sa statistics yun, nagkatrabaho ka. Dahil sa ang classification, merong isang tao na naghanap ng trabaho, nakatagpo, may isang tao hindi naghanap ng trabaho at walang balak magtrabaho.
Ngayon, kung bibilangin mo yung naghihimas ng manok na sasabungin sa umaga at doon sa naghahanap ng trabaho, baka mas marami yung naghihimas ng manok na panabong. Yan ang isang datos dyan. But anyway, somebody said inclusive growth. What's the idea of our colleagues from CBCP NASA, from CRS, si Sonny, Africa? Can inclusive growth really happen in the Philippines? Let's start with CRS. Yung inclusive growth po kasi, well, sa amin po, pag sinabing inclusive, so syempre inclusive, wala kang exclude. So kasama sa karaniwan po, lalo sa mga emergency, ang karaniwan pong nababaliwala po dito o hindi masyadong napagbibigyan ng pansin ay halimbawa po yung mga persons with disabilities, halimbawa yung mga buntis. Meron po akong experience minsan. Nung ako po ay tumutulong pa sa isang local government unit, tinutulungan ko po kasi silang gumawa ng standard operating procedure kapag may emergency. Nangyari po, habang ginagawa namin yun, nagkaroon ng emergency. Pagkatapos po ng emergency niyon, ako po ay umikot. Pumunta doon sa ilang lugar. Ang sabi po sa akin nung isang babae, bakit ang pinadala nyo rito ay mga truck ng bumbero? Bagamat ako naman po, hindi naman ako ang nagdedesisyon, sabi ko po, bakit po ba? Ang mga nandito po, ang mga makakasakay lamang dyan sa truck ng bumbero ay yung mga lalaki. Paano po yung mga buntis, mga bata, mga matatanda? So, yun po yung mga pareho po ng... kung sa emergency po, dapat po, inclusive po, kung ano man ang ating response, kailangan itong mga hindi masyadong napapansin po, ay napagbibigyan natin ng pansin. In fact, dapat napaprioritize po. Ito po para sa amin, being inclusive sa emergency response. So, palagay ko po, ito rin po ang pag sinabi po natin inclusive growth, ito pong mga taong ito, kasama na rin po yung mga nasa talagang mahihirap, yung mga walang bahay, yung mga nakatira sa kariton, siguro yun po kasama, dapat napagtutuunan natin ng pansin. Ito po yung inclusive growth. Thank you, Father Edo. Sa usapin po ng inclusive growth sa bahagi ng simbahan, may statement po dyan ang CBCP nitong nakaraang Enero. At kung maalaala natin, sinasabi ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas na maliwanag yung kanilang sinabi na hindi raw totoo yung inclusive growth. At ito po hindi nagmumula sa sarili ko lang, kundi sa mga kapulungan ng mga obispo na dahil kung talagang susukatin mo yung karanasan ng kahirapan at damandama pa rin hanggang ngayon ng mga tao sa mga kabukiran at mga... makikita mo na yung tulad nga ng data na binanggit kanina ng IBO na ang yumayaman lang, maaaring ang tumataas, dumarami ang pera na pumapasok sa atin, pero napupunta lang sa iilan. At yun yung statement ng pastoral statement ng CBCP. Maaaring mayroong pera, pero yung pinupuntahan ng pera ay ilang pamilya lang. At yun ay pinatunayan ng datos kanina na sinabi na sa atin. At kung tatanungin mo yung mahirap, at kasi yung patunay talaga na may tunay na kaunlaran, kung tatanungin mo yung mga tao kung bumuti ang kanilang buhay, kung mas gumaan ang kanilang kahirapan, at kung tatanungin mo yung mga ordinaryong tao, hindi naman. At kagagaling ko lang din po sa Roma at kasama ko yung mga OFWs. Nakakatuwa, nung ako'y magmisa sa kanila, sinabi ko na kayo po yung bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Totoo naman, kasi nakakapagpautang tayo sa Europe. Sabi ko sa kanila, ang totoo po nakakapagpautang tayo sa Europe, yung sinasabi nating anong tawag doon, yung sound, economic, whatever, ay dahil sa laki ng pera na pumapasok dala ng OFW na euro at mga dolyar. Pero hindi natin nakikita na pawis at dugo ang sakripisyo doon at yung tinitiis nila yung mapang-aping sitwasyon, pagtatrabaho at pag ng mga trabahong nakakababa ng dignidad kung tutuusin, karamihan sa kanila. Pero tinitiis na lahat na yun kasi sakripisyo. Pero yun nga, kaunlaran ba yung matatawag na ang mga Pilipino yung nagpapaalipin sa ibang bansa habang masasabi nating dumami nga ang pera at nakakapagpautang na tayo pero marami namang taong
naaapi pa rin. Ang narinig ko sa Hong Kong ay ganito, napakasakit na nag-aalaga ako ng isang batang may sakit dito sa Hong Kong, samantalang yung anak kong may sakit sa Pilipinas, hindi ko maalagaan. Sonny, can inclusive growth happen in the Philippines? Mamaya si Director. Si Director ang kicker dyan eh. Oh, di ba? Sige po. Buong-buong paniniwala ng IBON Foundation, tulad ng marami natin kababayan, maaaring mangyari inclusive growth. Ang kulang lang po talaga ay yung sinseridad ng gobyerno na ipatupad ito. Napakalinaw, ang pinakamakapangyarihan na ahensya, na entity sa isang ekonomiya ay gobyerno, kung seryosohin ang administrasyon, sino mang administrasyon na gusto nila inclusive growth, maaari nilang gawin yan. Kung sinasabi nila, tama po yung sinasabi ng kasamang taga-CRS eh, kung ang kailangan lang yung attitude na kinikilingan yung pinakamarami. Paano yung mangyayari? Simple lang po. Sinasabi ng administrasyon, kulang ang pondo para sa edukasyon at kalusugan. Di taasan ang buwis sa mga napakalaki ang tubo ngayon sa halip na pababain. Nitong nakaraang sa VAT law kasi, mula 35%, binaba pa to 30% ang VAT sa mga malalaking kumpanya. May papaliwanag tuloy kung bakit napakalaki yung tubo ng mga kumpanya na yan. Sa halip na ano, sa halip na mapuntihan sa kaba ng bayan para magamit ng gobyerno para sa mga social services, binawasan pa yung tax yan. Yung naipon po na $47.4 billion, katumbas yan ng more or less 1/4 ng ating ekonomiya. Yung naipon na $47 billion na yaman ng 40 pamilya, dapat binibus yan para ibalik nga dun sa bayan. Sinasabi din ng gobyerno, hindi namin kaya magtaas ng sahod. Hindi po yung totoo. Kung magtaas ang kahit 125 pesos across the board nationwide, sa competition namin ng IBON Foundation sa data sa NSO, 12% cut lamang yan sa tubo ng mga negosyante of all sizes, from biggest to small medium enterprises to yung large enterprises. Kung ipatapad yung land reform, sinabi ng administrasyon, carper na to. I-distribute namin yung haciendas and plantations. As of 2009, 1.3 million yung sinasabi nilang kailangan i-distribute ng private agricultural land. 4 years into carper, 300,000 hectares lamang ang na-distribute. So para sa amin, kayang-kaya, maaaring mangyari inclusive growth kung nagmumula sa paggamit ng gobyerno ng kanyang napaka-lawak na kapangyarihan para ipatupad niya sa ekonomiya. So hindi kami naniniwala, hindi yan pwede mangyari. Ganun pa man, naniniwala kami. Kung hindi magbago ang attitude ng gobyerno, hindi talaga siya mangyayari. Ba, parang contrast sila ni Secretary Lashier ng magpaliwanag, ano? Napulan nyo. Anyway, Director. Okay, sa ganang akin personal opinion ko sa inclusive growth. Una, ang pagkakaintindi ko, dapat lahat ng mamamayan ay makinabang at may beneficyo sa gains ng ating ekonomiya. So, ika nga, no one should be left behind. So, whatever gains na naibigay ng ating ekonomiya, lahat ng mamamayan, 98 million, ay dapat makinabang. Kanya nga lang, sa ganang akin, hindi mi antas, kasi ako, yung sa education, iba yung benefisyo sa health. Merong mga tinatawag tayong direct benefits, saka merong indirect benefits na. Yung indirect na kung ano yung ginawa ng gobyerno base doon sa kanyang gains, lahat ay nakakinabang, hindi lang focus sa isang sektor. Sa panig naman ng DSWD, siyempre during disaster, meron tayong tinatawag na mga camp management and camp coordination. So dito sa ating pagmamanage ng ating mga evacuation centers, sinisiguro po natin na walang maiiwanan. So meron tayong tinatawag na lahat ng tao ay iserve natin yung food requirement nila during the days or stay sa evacuation center. Meron naman tayong mga special na mga protection na ating ginagawa. So meron tayong child tent na nandun yung ating mga kabataan ay ating binibigyan ng mga debriefing. May mga child play na ginagawa para maipalabas yung kanilang mga trauma or naramdaman through paglalaro, pagdrawing, pagsusulat. So meron din tayong tinatawag na isang tent para naman sa lactating mothers. So yung mga usually, like sa Buanga, maraming bagong nanganak at meron ding mga nagpapasusos. So meron tayong special tent para po dito. So meron din tayong tent para sa mga persons with disability and tent for the senior citizens na meron tayong mga internal workforce ng DSWD plus yung local at yung ating mga volunteers sa mga NGO. So tulong-tulong po tayong binibigay yung special protection para dito, para wala talagang maiwanan, lalo na yung sinasabi ni Father, yung ating mga PWD. Ma-ensure natin na mayroong tumututok doon sa kanilang mga sitwasyon. Okay, very well said. Pero if that's one thing I remember. I just couldn't recall whether it's
World Bank or ADB official na nagsabi na if you believe there will be a trickle-down effect ng growth, there's nothing. Nothing would happen because yung trickle-down na binabanggit, hindi mangyayari sapagkat ang matitira kung meron man doon sa pinakababa ay yung mga mumu, yung pinakapino. Sapagkat yung pinakamalaking benepisyo nasasala doon sa itaas. So, inclusive growth and trickle-down effect will never happen. Pero katulad niya, World Food Day. Sa tingin niyo ba kumakain ng wasto ang Pilipino? Sunny, sa pagsusuri ng ibon. Actually, natuwa ako nung nabanggit ni Camille na World Food Day ngayon kasi isang araw lamang labas kami ng konting pag-aaral doon sa state ng food insecurity ng ating bansa. Gusto namin piulat yung pinaka-basic conclusion namin pagkatapos ng dalawang dekada ng agricultural trade liberalization kung saan tinanggal yung protection para sa domestic agriculture, kung saan binawasan ang support for domestic farmers, ay walang duda, higit na lumala ang food insecurity sa ating bansa. Bati sa amin nakuha ang datos galing sa gobyerno, kasi sila naman may gantong klaseng datos, yung food trade deficit ng Pilipinas from 1995 pagpasok sa WTO ay lumaki mula $181 million noong 1995 to $3.8 billion nitong 2010. Yan ay 2,000% increase sa ating food trade deficit mula ng pagpasok sa WTO. Isang pinangako sa atin doon, making world class daw ang Pilipinas, making competitive daw tayo, unlad daw ang ating agrikultura kung pumasok tayo sa agriculture trade liberalization. Pinapakita ng datos sa pagliit ng ating taripa sa average tariff sa agrikultura to less than 9%, sa pagliit ng ating support sa domestic agriculture to 6% lamang ng national budget, bumagsak ang ating food production, hindi sumasapat sa pangailangan ng mga tao. At may gusto na kami ilinaw, kaugnay din naman po na inclusive growth, hindi nakakagulat na may mga nakikinabang dito sa paglago ng ekonomiya kasi maging dun sa sinasabing 6% on average ng national budget na pupunta sa agrikultura, nung kinutkot ng IBON Foundation datos, lumilitaw, sa 6% na yan, kalahati pala ay landlord compensation. So 3% lamang ang napupunta for supporting domestic agriculture. Huling key point po, kung babaybayin po lahat ng import dependency natin sa mga produkto, itabi muna natin yung sa bigas kasi may kontrobersya dyan kung tama ba ang kinikwenta ni Secretary Alcala kung talaga bang food rice self-sufficient na tayo. Pero walang duda, across the board sa mga napakahalagang mga food products, garlic, onion, munggo, peanuts, baboy, baka, manok, lumaki from anywhere from 5% to 65% ng ating food requirements ay ini-import na ngayon after 2 decades of trade liberalization. So para sa amin po, napakalinaw yung trade liberalization, kakulangan ng suporta ng gobyerno para sa domestic agriculture, at pagkiling nga sa mga landlords o sa pinan-landlord compensation, yan po ay naglikha ng lumalalang food insecurity sa ating bansa. Huling punto po, isa pa napakalagang datos para sa amin, yung irony po na yung mga food producers natin, sa halip na lumaki ang kakayanin nila mag-consume ng pagkain, yung sahod ng average farm worker ay supposedly lumaki from 92 pesos per day noong 1995 hanggang 207 pesos per day in 2011. Kaso po kung aawasin natin yung epekto ng inflation, lumilitaw, lumit pa yung halaga ng average daily wage ng farm worker sa Pilipinas sa loob ng more or less 2 decades. Yun lang po. Bah, medyo malupit yung datos niyan. Pero nabanggit naman kasi ni Secretary Alcala na kung walang bagyo, rice self-sufficient tayo. Kung walang bagyo. At kung kakain ng mas maraming Pilipino ng tinapay, ng noodles at kamote. Pero I don't think most Filipinos will go into that, Sonny. Yung nga, tinabi ko muna po yung usapin ng bigas kasi as of 2010, 20% ng bigas natin ay ini-import pa natin. Ngayon, isa pang sinusuri namin, mukhang nagkaroon ng ano pa lang to, ibubuhin pa namin datos. Pero mukhang yung Secretary of Agriculture, para maulat niya na rice self-sufficient tayo, binawasan niya yung rice consumption requirement ng Pilipinas at hindi pinasok yung usapin doon ng yung additional imports natin na naka-inventory pa lamang. So para maulat sa tansya namin ngayon, para maulat nila as of 2013-2014 na rice self-sufficient tayo, binawasan yung rice
food requirement ng Pilipinas, samantalang kinounta sa domestic stock yung naka-inventory na. So para sa amin, kaduda-duda yung datos sa ngayon dun sa rice importation. Hindi pa namin nabubuo yung pagsusuri kasi ayaw naman namin magsalita na hindi pa buo yung datos. Pero right now, yun po yung napakalinaw sa amin na na impormasyon. Huli din po, medyo nababahala din kami na isa dun sa mga tactics ng Department of Agriculture para maging rice self-sufficient tayo, ang promote ng genetically modified rice. Kung nabalitaan nyo yung golden rice talaga siya, dilaw na bigas siya, supposedly vitamin A fortified. Nakakabahala yun kasi napatunayan na yung paglagay ng genetically modified organism sa isang indigenous agriculture tulad ng Pilipinas, napapadami ang peste, napapadami ang herbicides na di-disrupt yung local ecosystem at yung mga magsasaka sa halip na lumaking netong kita nila, bagamat lumalaki ang production, ang laki ng ginagastos nila sa dagdag na herbicides, dagdag na pesticides, bumabagsapakin ka nilang netong kita. So gusto ko bitagdag po yan. So mas hirap din ang magsasaka? Opo. Napatunayan na rin po, yung iri, alam naman natin po yung iri ay nakabase sa Pilipinas mula ng 1970s with all the mga hundreds of millions of dollars na invest na for domestic agriculture and especially dun sa rice. Despite po yung iri, nakita po natin yung kalagayan ng rice farmers natin, katulad ng mga coconut farmers ay kabilang sa mga pinakamahirap sa ating bansa. Okay. We're not talking of coconuts yet. Huh? Wag muna yan. Yes, go ahead with your question. Please identify yourself and the media entity you represent. Anybody who cares to respond to the question of the gentleman? Sige. Mabilis lang po. Kabilang ako, graduate ako ng high school 1986 po, no? Kailan lang, ano? High school. Kabilang po ako dun sa mga tuwan-tuwa sa pagbagsak ng supposed Marcos dictatorship at supposedly pagbalik ng demokrasya sa ating bansa. Pero yung nakakalungkot ko, very, very tragic, after 26 years of supposed political democracy, yung end result dapat ng political democracy, of economic democracy, is still not happening. If anything, nag-worsen po yung inequities sa ating bansa. So para sa akin po, as a general statement, clearly, with the supposed restoration of political democracy in the country, because it has not translated into real economic democracy, if anything, because it has meant worsening economic inequalities, we think it's a reflection of a very dysfunctional political system po. Without a doubt, because there are so many poor Filipinos after 2.5 decades, categorically, our political system is not working to deliver the development that every Filipino deserves. Okay. Okay. So, thank you. Sagot ka na, direct, para tingnan natin. On our own personal opinion. Teka muna ha, hindi personal yan, official yan. You're representing the Secretary of the SWD. Hindi, for the structure, yung ano naman. Oh, sige, okay. Ayoko po manganib yung position niyo. Correct. Okay, personal opinion ko, gumagana naman yung ating political struktura. Una, meron tayong legislative, executive, tsaka yung judiciary. So, kung sa akin, do may mga batikos na so siguro magiging part ng ating mga mamayan, kung nakikita natin sa ganang inyo o sa ganang atin na may kailangang baguhin, so may karapatan tayo kasi may boto tayo eh. So yun lang ang aking pinaglalaban lagi, I have one vote. So pwede kong gamitin yun, kahit nag-iisa lang ako, so pwede akong magbigay ng suggestion kasi democratic naman yung ating bansa ngayon. So para sa akin ay kasi kami, nasa DSWD ako, tuloy-tuloy ang aming pagbigay ng serbisyo. So, masaya ako na nakapag-lingkod ako sa ating mga mamamayan. Okay. So, Director, kahit na ginigisa kayo ng mga congressman na nanghihingi ng benepisyo sa DSWD, okay lang sa inyo yan? Okay lang. Basta okay nakatulong kami sa mamamayan. Sige. Okay. Pati Edu. Sa bahagi po ng simbahan, hindi po ako magsasalita sa ganang sarili kasi mayroon namang social teachings of the church at sinasabi doon, yung struktura ng liberal capitalism ay hindi talaga makabubuti at may maraming puna ang simbahan tungkol doon
at lalo tigit din sa sistema ng Marxist socialism. So yung anumang dalawang struktura ng ekonomiya ay mukhang hindi katanggap-tanggap at ang binibigyan punto ng simbahan, anumang struktura ang ilagay mo diyan, kung yung mga tao na nagpapatakbo ng struktura ay hindi talaga matitino at hindi talaga naninindigan doon sa mga tamang pagpapahalaga, kahit yung mga progresibong sektor ng aking mga kaibigan, sinasabi ko, siguraduhin nyo pag naupo kayo sa gobyerno, matino. Kasi kung hindi tayo marunong gumalan sa karapatan ng bawat isa, pag umupo kayo sa gobyerno, mas masahul pa kayo. So, kaya yung siguro, yung isang pinag-iingatan lagi ng simbahan ay yung hindi yung struktura lang, makakatulong yan at malaking bahagi. Pero yung mga tao na uupo at maghahawak ng kapangyarihan, magpapatakbo ng bayan, ay di po ba dapat siguraduhin nating maayos kasi at may mga tamang values pagpapahalaga at may pagkukulang din ng simbahan sa ganang bahagi na yan kaya nangyayari mga napolis na yan. Dapat hindi ganoon kasi wala silang mga tamang pagpapahalaga sa buhay. May kasalanan din po kami doon. Thank you from CRS. Okay. Sir, let me zero in on emergencies and risk reduction. Sa ang batas po ng risk reduction ay sabihin na nating medyo bata pa. It's a work in progress. Yun pong mga ginagawa sa mga barangay at mga munisipyo. Kung meron man po sa struktura ng pamahalaan pagdating po sa risk reduction na sa nakikita ko ay malaking kakulangan ay ito po ay ang partisipasyon ng mga tao mismo na mga partisipasyon ng tao doon mismo sa pagpaplano para sa kanilang komunidad at pagpapatupad nito. So halimbawa na lamang po ang may mga ilan po kaming mga na-interview na rin at hindi nila alam kung ano ba yung plano ng barangay para sa kanilang kung lagi silang binabaha, ano yung ginagawa ng pamahalaan para sa kanila, ano yung plano, kasama ba sila sa nagplano? Hindi. Hindi po alam ng mga tao. Kasama na rin po doon, may mga ilan kaming na-interview rin po. Nagbigay po ng warning, pero hindi po alam ng mga tao ano ba ibig sabihin ng warning. Pag sinabi mo bang signal number 3, signal number 4, ano po ba yun? Sa mga taong hindi pa naka-experyensya ng bagyo sa buong buhay nila, hindi po nila alam kung ano ibig sabihin ito. So ito po siguro, kailangan siguro ng partisipasyon pa ng mga tao dito sa pangangasiwa ng pamahalaan at dito sa pagpapatupad ng mga proyekto. Iyon po ang kakulangan. Sige po. Well, that is debatable and we can focus on it pagsapit ng susunod na edisyon kung constitutional reforms ang pag-uusapan. Thank you very much for your participation. Gentlemen, let me ask you, God forbid, tuloy-tuloy yung disasters eh. Ano, lagi na lang bang ganito? Yung DSWD, hindi ba kayo magdi-declare na rin ng state of calamity? You know, whether we like it or not, there will come a time when you people will get to be affected by calamities. No? So, paano po kayo sa DSWD? Like Sendong, like Pablo, pati mga staff po namin ay affected po din doon sa mga kalamidad na yon. So, ang ginagawa po natin, pag yung isang rehiyon ay affected din yung ating mga staff, yung nearby regions po natin ay automatic po siyang nag-augment. Like Sendong, hindi na kailangan tawagan namin yung Region 12, Region 10, Caraga na tumulong doon. Automatic sila pumunta na agad sa region. So, yun po ang aming tinatawag na bayanihan system within the department po natin. Mm-hmm. So, yung sinasabi mo, siguro ang ating pag-aralan ngayon, yung climate change adaptation plus yung DRRM. Kasi dapat maagapan na natin kasi hindi nga natin alam eh. Ang nangyayari ngayon, every week mayroon disaster na. Kami napagod na rin, pero dahil sabi ko nga, ang passion po namin ay mag-serve sa ating mamamayan. Tuloy-tuloy po kami, gaya na sinasabi ko, pag napagod na yung isang team, merong ibang team na tutulong at magbibigay ng reinforcement.
Okay. Given that line of thought, how fast can you come up with reports as to damages? You know, this is very vital. Ganito po, usually pag may mga disasters na ganyan, initial 6 hours po yung initial report. So, succeeding lang mga updated kasi yung aming mga area ay aming minomobilize sa ground. So, meron tayong mga tinatawag nating municipal links under the Pantawid Pamilya. So, marami po yan sa bawat rehiyon. Sa bawat munisipyo, meron tayong tinatawag na project development officers. So sila po at yung ating mga area coordinator facilitators na nandun sa area, so kaagad-agad makapagbigay tayo. Pero hindi siya complete. So may mga progress report as the day pumapasok. So initial report, then progress report, then progress report. Hanggang makuha natin lahat kasi hindi rin natin makapenetrate dun sa mga area na hindi pa passable. So we will be waiting lalo na sa Tarlac. Diba, nag-burn out nung buong province. So, medyo paunti-unti yung report na ating nakukuha kasi yung aming mga staff doon na nandun ay na lubat na rin yung kanilang mga cellphone. So, they have to do the recharging. So, kaagad-agad naman nagkaroon na ng ongoing yung restoration ng electricity. So, ganun po, we ensure na meron tayong real-time saka complete figures sa ating mga datos para dito sa ating mga affected. One thing I learned from being stringer for Reuters hanggang ngayon ay pag sinabi ng gobernador na damage ay 20 million, people in Manila sa Reuters would ask me, 20 million of what? Ano yun? Pag sinabi mong sa Palay ay 20 million, hindi natatapos yung kwento sa 20 million. Dahil ang tanong doon eh, anong stage ng Palay yung napinsala? Yes, tama po yun. So, ang Department of Agriculture po ang nagmonitor pag mga damage to agri, damage to infra, yung ating mga DPW. Kami, yung damage to yung affected population, saka yung mga houses na... Let me ask you another question, Director. Yung bang devolution nakatulong sa inyo o nakasama? Wala akong masabing masama or nakakatulong, pero tuloy-tuloy po yung coordination namin. Ang amin lang concern lagi ay hindi kami kaagad makakuha ng report sa ating mga devolved na DSWD. Yun ang ibig ko sabihin. Oh. Dahilan sa, you know, it's a matter of life and death. If you don't have the reports on time, then the national government may not be able to respond as soon as possible to disaster. So that's why we have the Social Welfare Action and Development Team doon mismo sa area na compose ng ating mga municipal links, provincial links, project development officers. So sila po ang magkasamang kumukuha ng datos. Kasi kung minsan, pag isang area, isang munisipyo ay apektado, usually yung mismong yung social welfare local DSWD ay apektado rin. So hindi rin sila kaagad makakuha ng datos. Opo, kaya, so kami, yung aming mga tauhan, dumirekta sa barangay para makakuha ng real figure doon sa area. Very good. Kaya ako nabanggit yan, nagkaroon ng bomb scare dito sa Pasay which lasted for so many hours na yung mayor hindi mo malang nakita. I'm talking of local government units. Kung matino ang mayor, matino ang gobernador on top of the situation. Eh kung cannot be seen, naghahaudini, we don't know what's going on. Kayo po ba sa NASA, nahihirapan din ba kayo? Wala naman kayong devolved agencies, di ba? Dioceses yan, hindi po ba? Ang kagandahan po naman sa simbahan ay ang network namin may parallel structure sa gobyerno. Kung may barangay, mayroong mga parokya. At hanggang sa mga chapels po sa baba ay kaya pong mamonitor. Kaya lang, kagaya din po sa gobyerno, may mga magagaling, mayroon namang hindi rin, mayroon namang nagko-comply, mayroon namang hindi. So, ganun din po, parang doon sa mga lugar na madali ang bato ng impormasyon dahil masipag silang mag-monitor, madali din. Pero doon sa mga lugar na tamad o hindi kumikilos, napaparalyze din po kami. Tama kasi, ang obserbasyon ko doon sa struktura ninyo, meron kayong tinatawag na GKK, yung Gagmayng Kristohanong Katilingban. Anong English noon? Small. Basic Ecclesiastical Community. So, yun ang kagandahan. Kasi sa lahat ng barangay, more than one lang meron kayong ganun. Sa CRS po, how do you assess? How fast can you get the statistics? Usually, sir, we don't get the statistics because alam po namin ang pamahalaan po ang gumagamit at nagpo-provide nitong statistics. Pero ang ginagawa po namin ay parang supplementary information. Halimbawa po, kami, we always work through NASA and the dioceses, through its basic ecclesial communities.
So ang mga pagpumupunta po kami, karaniwan halimbawa nagkaroon ngayon ng bagyo ngayon at marami ang apektuhan. Pupunta po kami kinabukasan at pag kami po ay nagra-rapid assessment, bagamat kinukuha po namin yung mga datos, ang mga tinatanong po namin, sino na po ba ang nakatulong? Ano yung tulong? Mayroon bang kakulangan? Kasi ito pong kakulangan na ito ang tinitingnan po namin kung paano mapupunan. Halimbawa, marami po ang naapektuhan. Pero ang pamahala naman natugunan lahat ng mga pangangailangan niya. So baka wala nang kakulangan na dapat kaming punan. Ang pamahalaan po kasi ang primary giver po nitong tulong. At kami po ay nagsusuplementa lamang. So ganun po ang pag nag-a-assess po kami, ganun po, kasama po ang basic ecclesial communities, ang parish, ang diocese, at ang NASA, pupunta po kami sa lugar, tinitingnan namin ano po ba yung gap, ano yung needs, ano yung gaps. Okay. In the spirit of transparency, where do you get your funds? Okay. Marami po kaming, madalas po ang mga nagpopondo po sa amin, halimbawa po, ito pong Typhoon Bopa. Ito pong sa Davao Oriental at saka dito po sa Compostela Valley. Nagpondo po sa amin ang USAID, OFDA, UNICEF, Caritas Australia, OSAID. Yan po ang mga nagpondo sa amin. At karamihan, ang siguro kung in total maaring mga around 3.4 million dollars po. Pero I heard even the doon. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints got into the picture. Opo. Yung mga Mormons. Opo. Sorry, na kasama po doon ang Church of Latter-day Saints. Hindi po pera ang ibinigay nila, kundi materials po. So lagi pong matagal na po naming siguro tatlong beses na apat na beses na naming naging partner po ang Latter-day Saints Charities. Yan po ang social arm nila. At ang karaniwan po ay mga materyales po ang binibigay nila. Nagka-counterpart po kami doon ng halimbawa labor o tracking, mga ganun po. Okay. Father Edu, sa NASA? Ang NASA po ay kilala dito sa Pilipinas bilang National Secretariat for Social Action. Pero internationally, kami po ang kumakatawan sa Pilipinas bilang National Office ng Caritas Philippines. So kami part po ng buong network. Ang CRS po ang Caritas USA. Kaya magkapatid kami nito. Kami ang Caritas Philippines. Silang, palibasa ito yung Caritas USA, mas maraming pera yata kasi USA. pero ang pinagmumulan po ng aming pondo, pagka may mga ganyang kalamidad, meron po kami tinatawag na EA o emergency appeal na napakahirap gawin. At ito po ay pinapasa sa lahat ng mga Caritas sa buong mundo. Yung pong Caritas ay Catholic organization para primarily for relief development. Kaya dito po nakaraan sa Pablo binanggit ko, New Zealand plus yung Singapore plus Italy, yung mga Caritases po na yan, na ito po yung mga Katolikong, ang pagtulong namin bagamat Catholic organization to, ay hindi lang stricto para sa mga Katoliko, yung po binibigyan namin ng DNA, na ito'y para po sa lahat ng nangangailangan, lalo tigit yung mga totally damaged, yung mga bahay, at saka yung mga poorest of the poor. So hindi po ito dahil para sa Katoliko lang, kundi yung pondo nga galing sa network ng Katolikong mga bansa, Caritas, pero para po sa lahat na nangangailangan. So, hindi lang Katoliko ang nililingap ninyo? Hindi po. Kahit may mga areas po sa Mindanao na mga Muslim areas, mas marami pa kayo natulungan. Naghihinanakit nga yung mga Katoliko. Sabi dapat sa amin yan. Hindi. Ang batayan dito, hindi naman po lahat kayang tulungan. Kaya sabi nga ni RRA, priority, primarily government yung tutulong. Kami po naghahanap kung ano yung, saan yung gap. So, ang pa namin, talagang mas higit na nangangailangan, meron din pong screening yan kung sino talaga yung mas nangangailangan, yun po yung batayan. Babalik ko lang kay RR. RR, last question ko para sa'yo. Doon ba, nabanggit mo yung USAID? Ala namang condom na pinamigay yung USAID sa inyo? Ala. Wala naman. Wala pong condom. Hygiene kit na yung binibigay. Baka hygiene kit. Yung water sanitation and hygiene kits po na pinamimigay po, ito ay, una po, water kits, ito po ay para sa malinis na tubig. Ito pong hygiene kits, ito po ay
mga sabon, sanitary napkin, mga ganun po. Pero yun po sigurado, walang condom. Okay. Mabuti po naliliwanag ninyo. Okay, sa DSWD po, ang pondo, appropriations. Yes, right? Appropriations. Tapos meron tayong mga development partners, international organizations. Yung UN organizations, sila po ang tumutulong sa atin. World Food Program, International Organization for Migration, UNFPA, ILO, ICRC, USAID, OSAID, UNHCR, World Health Organization. So marami pong tumutulong sa ating gobyerno kasi gaya ng sinasabi natin, hindi limited man din yung ating mga calamity funds. So marami tayong may bilateral na mga donations na dumadating din sa atin. Plus yung ating local, yung individual. So magpapasalamat tayo sa ating mga kababayan na handa rin tumulong in their individual capacity. Meron tayong non-government organizations local. Meron tayong mga private sectors. At yung ating sa simbahan, yung interfaith organizations tumutulong din sa atin. Yung ating media tumutulong din. Tapos yung iba pang mga organizations. So yun nga kagandahan kasi pag merong kalamidad, talagang tulong-tulong tayo para makabawi at makabangon ng ating... Okay. Director, hindi naman siguro manganganib yung position mo, pero yung, bukas. Yung ba mga nasamsam ng customs talagang nakakarating sa inyo? Ganito po. I-clear muna yan ang customs, tapos i-inform kami na may turnover. So, yun pong proseso noon. Baka po naman expired na yung mga pagkain. Tinitingnan din namin. Siyempre, meron din tayong assessment, saka inspection kung yung mga na-confiscate ng ating customs. Usually, yung mga clothings na na-confiscate, so nire-repack po natin yan para ibibigay natin sa ating mga kababayan. Apo, hindi na babawasan yan para sa ukay-ukay? Hindi po. Okay. Mabuti na basta lahat ng na-turnover sa amin, responsibilidad namin yun. Yung hindi na-turnover, hindi problema na namin yung problema. Okay po. may nakalimutan po ako. Sige po. Yung palang pondo rin po namin, hindi lahat nagmumula sa labas kasi ang nakakakuha lang kami ng pondo sa labas kung malaking kalamidad. Yung po mga maliliit lang ay sa local fund po ito pwedeng kunin. At mayroon pong pondo ang simbahan yung Alay Kapwa, bahagi ng aming Lenten Fund campaign na nanggagaling sa mga dioceses. O di kaya naman mayroon po kaming appeal locally sa mga dioceses para tumulong. So kaya yung pong nanggagaling sa labas, binibiro ko nga yung mga dioceses. Kung malaking kalamidad, mayroong darating na malaking pondo at gagawa kami ng emergency appeal. Pero kung maliliit, kagaya ngayon, Santi, hindi kami makakakuha karakaraka ng ganun. Kundi gagamitin namin yung local fund na kontribusyon ng mga dioceses din po sa Pilipinas. Ang IBON Foundation ba, Sonny, given all these disasters, do you plan to come up with a study as to the impact on the economy? You know, while the government and ADB and standards and poor, meron silang mga assessment, may projections, wala ba kayong pag-aaral na gagawin upang malaman kung ano magiging impact nitong mga kalamidad sa ekonomiya at sa growth prospects? Medyo ano kasi, may dalawang countervailing factors dun sa ano, sa pinaimpact ng disaster. Kasi una, yung unang bugso niya, affected yung crops, affected yung establishments, syempre affected yung individual welfare ng mga kabahayan dun. So pwede bigyan ng quantification yon. Kasi isang major countervailing factor naman po dun, kapag nagkakaroon ng relief and rehabilitation efforts, nag-boost ng pera yung government at yung private sector, halimbawa yung housing projects ng si Ramon Ang sa ano, uh-huh, yung hundreds of millions of pesos. Countervailing siya kasi kung unang bugso, bababa yung GDP sa isang region dahil doon. Kapag may relief and rehab efforts, bubuhos yung pera, tataas din naman yung GDP. So medyo mahirap i-tease out yung kasi as it is now, yung statistical system ng gobyerno, hindi naka-orient to refine in terms of yung ganong klaseng mga impacts. Pero may gusto na po ako itagdag. Para magit niyo po, hindi naman luma yung bagyo sa Pilipinas eh. Natural na magkakabigyo sa Pilipinas, hindi siya unexpected. So medyo tingin namin dapat ang major framework ng gobyerno dyan. Tama naman na magpakahusay dun sa basic relief and rehab efforts, responses. Pero yung best naman na disaster mitigation measure ay development. Kung may kakayanan yung mga tao na hindi tumira sa hazardous area, maayos ang bahay nila, kung yung
ang pinagkakitaan nila, hindi nga yung mga napaka-vulnerable sa typhoons, kahit tumama yung bagyo na yan, mababawasan pa yung need natin na supportan sila. So kung tingin namin, over the long term talaga, yun ang best disaster mitigating sa amin eh. Thank you. Yes, RR. Veterano ko na sa mga bagyo eh. Sir, ayon dito sa, meron lang pong mga ilang datos. Ayon po dito sa website ng Prevent Web, ang nawawala daw po sa Pilipinas since 1980, an average of $240 million or 10 billion pesos. Come again, pakiulit nga po. $240 million lost every year. Average of $240 million lost every year since 1980. That's 10 billion pesos. Pero hindi po kasama siguro dito yung una, hindi po natin maaring lagyan po ng presyo ang buhay. Of course. At hindi rin po natin maaring lagyan ng presyo ang grief o yung sakit na nararamdaman. So, mas malaki po rito ang impact po ng mga disaster. Pakiulit nga yung datos. Really, Prevent Web. Okay, so it's $240 million a year. Lost every year since 1980. Mahina kasi ako sa music, opo. Pero ang sabi kasi ni Director General R.C. Balisakan, sa Pilipinas, ang nawawala ay 2.4 billion pesos sa traffic lamang bawat araw. So alin ngayon ang mas malaking pinsala? Yung traffic ni Francis Tolentino ng MMDA o yung bagyo na kung saan saan nagmumula? So maganda pa rin pag-usapan yan. So I'd like to say thank you to our guests who took time out with us despite the traffic. Yung mga kaibigan natin from DSWD na umalis sa kanilang tanggapan alas 6 ng umaga. Nakarating ng alas 9:30. Salamat sa Diyos, nakarating po kayo. Kasama natin si Director Resty Macuto, narito rin po si Sunny Africa ng IBON. Lumipad dito, IBON. Pagkatapos, kasama natin si RR ng CRS na kapitbahay at si Father Edu Gariguez na kapitbahay din. Maraming salamat po sa inyong walasawang pagsama sa amin. Magandang araw po. Sa susunod, pag-uusapan, mahalaga pa ba ang barangay? Magbabarangay election eh. So, yan ang pag-uusapan. Sa November 4, we will talk about the impact of climate change in the Philippines. Okay? So, yan ang mga nakaline up natin. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa Tapatan sa Aristocrat. Thank you.